sa mga salafus salih rahimahullah. Eh? Sinabi ni Al-Hasan Al-Basri, istakthiru fil asdiqa al-mu'minin fa inna lahum syafa'atan yawm al-qiyamah. As-sadiqul wafi huwa man yamshi bika ila al-jannah. Sabi ni Al-Hasan Al-Basri, magparami kayo, sabi niya, ng mga kaibigan mula sa mga taong may pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Mula sa mga taong malalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga taong nagsasamba sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pinakamagandang kaibigan, sabi niya, ha? Ang pinakamabuting kaibigan, sabi niya, huwa man yamshi bika ilal jannah, ay siya yung kaibigan na inihahatid kanya patungo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Ito yung totoong kaibigan na dapat natin piliin. Ha? Makikipagkaibigan man lang din tayo, eh dapat doon na tayo makipagkaibigan, doon siya kaibigan, doon siya taong makakapagdulot sa atin ng kabutihan. At lalong-lalo na, na siya ay makakatulong sa atin sa pagpasok ng paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung hikma dito, mga kapatid? Bakit sinabi ni Al-Hasan Al-Basri na magparami tayo ng kapatid o kaya mga kaibigan mula sa mga mananampalataya kay Allah? Fa inna lahum syafa'atan yawm al-qiyamah. Dahil bibigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pahintulot na sila ay makapamagitan para sa inyo. Sila ay makapagbigay ng syafaat, makapagbigay dulot ng syafaat para sa inyo. At yung nabanggit natin na hadith kanina, na yung mga tao makakapasok ng paraiso, mamamagitan nila sila kay Allah subhanahu wa ta'ala, hihilingin nila na naway makapasok ng paraiso ang mga taong kilala nila na nakapasok ng impyerno. Kaya ito yung hikma, mga kapatid. At sinabi ni isa rin sa mga ulama natin na ito si Qala ibn al-Jawzi rahimahullah, illam tajiduni fil jannati bainakum fas'alu anni faqulu ya rabbana 'abduka fulan kana yudhakkiruna bik thumma baqa rahmatullahi 'alayhi rahmatan wasi'a wa ana as'alukum in udkhilkum Allah al-jannah wa lam tajiduni bainakum fas'alu anni la'alli dhakkartukum billahi walau limarratin wahidah. Allahu akbar. Itong si Ibn al-Jawzi, na kabilang siya sa mga pinagkukunan natin, napapakinabangan natin ang kaniyang kaalaman dahil sa laki ng kaniyang kaalaman, nakasama din sa mga salafus salih rahimahumullahu jami'an. Kaniyang sinabi habang siya ay nangangaral sa kaniyang mga estudyante, ha? Kaniyang sinabi, illam tajiduni fil jannah bainakum fas'alu anni. Kung hindi ninyo ako makita, sabi ng alim na ito, sabi ng maalam na ito, scholar na ito, kung sakali mang hindi ninyo ako makita sa paraiso, itanong ninyo ako kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Tingnan natin yung pagpapakumbaba, mga kapatid. Sa taas ng kaniyang kaalaman, sa taas, sa laki ng kaniyang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagagawa pa rin niyang magsalita ng ganito, mga kapatid, na hindi niya sinisigurado na siya ay makakapunta, makakapasok ng paraiso, mga kapatid. Ganito ang mga salafus salih, mga kapatid. Sa laki ng kanilang kaalaman kay Allah, kaalaman sa pananampalatayang Islam, sa laki ng kanilang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagagawa pa rin nilang makapagsalita ng ganitong mga salita. Ibig sabihin, parang hindi nila sinisigurado na sila ay makapasok ng paraiso. At nangangailangan pa rin sila ng syafaat mula sa kanilang mga kaibigan, mula sa kanilang mga estudyante, mula sa kanilang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya ito sinabi niya, kung sakali mang hindi ninyo ako matagpuan sa paraiso, kung kayo ay makakapasok ng paraiso, itanong ninyo ako kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Itanong ninyo ako kay Allah subhanahu wa ta'ala at utang na loob, sabihin ninyo sa kanya na yung alipin mo ay
nagpapaalaala sa amin sa iyo noong nabubuhay pa kami sa mundo. Sabihin ninyo sa kay Allah subhanahu wa ta'ala, nang siya ganun, maana ng kanyang sinabi, nang siya ganun, baka sakasakaling makapasok ako ng paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito mga kapatid, ang makukuha natin sa pakikipagkaibigan doon sa mga malalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar mga kapatid. Napakalaki pala ng kabutihan, benepisyo ang nakukuha ng taong palakaibigan sa mga ulama, mga taong palakaibigan sa mga salih, mga mabubuting tao, mga taong palakaibigan sa mga malalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung sakasakaling hindi siya makapasok ng paraiso dahil sa kaniyang mga kasalanan, maari maging sapat na ang kaniyang pagpaparami ng kaibigan mula sa mga matatapat, mga mataimtim yung kanilang pagdarasal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maaaring yung kanilang syafaat para sa tao na ito, na pala kaibigan sa mga mabubuting tao, ay maging sapat na para siya ay maipalabas ng Allah subhanahu wa ta'ala mula doon sa imperno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Eh mga kapatid, dapat tayo ay nakikipagkaibigan doon sa mga malalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala upang sa ganun ay makapagbigay sa atin ng benepisyo yung kanilang syafaat sa araw ng muling pagkabuhay.